Ayan, mahilig ba? Mahilig ba ang mga foreigner sa kama? Or mahihilig ba ang mga foreigner sa kama? So, ang totoo guys, hindi lahat ng foreigner ay mahihilig sa kama or mahihilig sa pakikipagtalik. Hindi lahat, pero parang Pinoy lang din yan. Merong mga Pinoy na mahihilig na, na sobrang hilig talaga. Kumbaga, nakakailang rounds sila sa isang araw. Nakakatatlo, nakakalima, nakakaapat. Sobrang hilig talaga. Napakahilig ng mga ganyang tao. Pero, parang foreigner din siya guys. Siyempre, kung bata pa yung mapapangasawa mo. Halimbawa, yung foreigner mo is napakabata pa. Halimbawa, mga 20s, 30s. Siyempre, paano masasarapan ang mga lalaki pagdating sa bakbakan o pagdating sa kama? So, paano masasarapan ang mga lalaki sa kama? Sasagutin ko ang mga tips na ito. So, sa mga lalaki dyan, alam kong alam nyo kung paano kayo nasasarapan pagdating sa pakikipagtalik sa partner nyo, sa mga mister nyo, sa partner nyo, sa boyfriend nyo, sa asawa nyo, sa mga asawa nyo, ganun. So, ito. Ito ang tips number one. Ang mga lalaki, gustong-gusto nila na isusubo yung mga sausage nila. So, gustong-gusto nila na isubo yung sausage nila. So, bago kayo makikipagtalik, kailangan, syempre, malinis. So, kailangan maligo muna si lalaki, maligo muna si babae para fresh, 'di ba? Para exciting. Tapos gusto ng mga lalaki guys na isusubo yung sausage nila. Isusubo talaga, talagang isubo. Tapos gusto nila na mas yung parang feel nila na nasa alapaap na sila. Yung feel nila na nasa kabilang mundo na sila, na talagang nasasarapan na talaga sila. So, gustong-gusto nila ng mas idiin pa hanggang dito, guys. Hanggang, kung pwede lang, hanggang dito sa throat. Yung deep throat, alam nyo yon yung deep throat? Yan ang gustong-gusto ng mga lalaki na idi-deep throat sila. Or, isusubo yung sausage nila sa bibig. So, syempre, bago nyo gawin yan, mga asawa, syempre, bago nyo gawin yan, kailangan muna maligo. Syempre, bago nyo gawin yan, dapat yung mga mister nyo malinis, hugasan ng mabuti, sabunan, pati itlog, pati yung sausage, dapat talagang malinis. Kasi nga, isusubo, diba? So, kailangan malinis. So, dapat yun ang gusto ng mga lalaki. So, this is based on my experience. I'm sure 100% gustong-gusto ng mga lalaki to. Yung iba, hindi pa na-try kasi nga, hindi ko alam. Yung iba, napaka-sensitive. So, kaya ayaw nilang i-try. Ayaw ko ng ganyan, ganyang style, yung mga ganyan. Siyempre, sa atin, sa Pinas, ganyan talaga. Napaka-sensitive. Pero, open-minded lang po yung manunood dito. So, kaya, ibibigay ko sa inyo ang tip kung paano mababaliw ang mga lalaki. Or paano mo baliwin or mababaliw ang mga lalaki sa mga babae. Paano mababaliw sa iyo ang mga lalaki. So, kung gusto mong mabaliw sa iyo ang yung partner or boyfriend mo or yung asawa mo, gawin mo yan guys. Gawin mo yan, di ba? Hahanap-hanapin yan ng asawa nyo. Hahanap-hanapin. 100% hahanap-hanapin yan ng asawa mo. Doon sila mababaliw kasi gustong-gusto nila yan na isusubo yung sausage nila. So, tapos gusto nila na hawak-hawakan yung ano, yung hawak-hawakan yung itlog na himas-himasin. Tapos, yun ang gustong-gusto ng mga lalaki. Tapos, syempre, gustong-gusto nila bago kayo magtalik sa isa't isa o gumawa ng bakbakan, ng matinding bakbakan,
Siyempre, mas maganda kung may excitement, hindi yung basta-basta na lang ipasok mo, 'di ba? Hindi naman gusto, hindi naman basta-basta ipasok mo lang tapos wala na, finish na. Yun na yun. 'Di ba? Mas maganda kung may exciting. 'Di ba? Mas maganda talaga na ma-exciting yung mga himas-himas, tapos mga kissing-kissing scene, tapos merong mga subo-subo. Pag yan, ginagawa nyo yan, guys, sa mga asawa nyo, sa mga mister nyo, pag yan, gawin nyo. Hindi yan aabot sa baba. Hindi yan aabot sa baba. Talagang sa pagsubok mo pa lang ng ilang minuto, malalabasan na yan. So, yan ang sekreto. Yan ang sekreto sa mga babae, sa mga asawa na gustong mabaliw ang mga mister nila. Kasi yan guys, experience ko na yan kasi gustong-gusto ng mga lalaki yan. Tapos, kung gusto mong mabaliw sa'yo ang mga lalaki or ang iyong mister, yun, 100% gawin mo yan. Hindi naman ibig sabihin na madumi na ganyan. Normal lang kasi yan. Sa mga ano lang yan guys, sa mga open-minded, alam na mga open-minded yan. Sa mga hindi pa nakaka-try, hindi ko naman ibig sabihin na i-try nyo. Depende pa rin sa inyo kung paano nyo gawin na yung mag-asawa, yung mga style na gusto nyo gawin. Pero para sa akin, effective siya guys. Talagang gustong-gusto ng mga lalaki yan na isusubo. Tapos gusto nila na i-deep throat. Deep throat, yung hanggang dito talaga. Di ba? I-try nyo. Pag na-try mo yan, sasabihin ng mister mo, wow, sobra, napaka ano. Sasabihin sa'yo, wow, you are the best. Ayun. Sasabihin niyan na you are the best. So, yan ang tips ko kung gusto nyong mabaliw ang iyong mga mister. Or iyong mister or yung mga asawa, yung mga may kalibin partner or boyfriend. Yan ang gustong-gusto ng mga lalaki. Kasi guys, based on my experience, yan din ang nakikita ko. Meron din nagtatanong sa akin na ano daw ang pinaka-the best position na where ano ang paborito kong position. Yan. Ano daw ang paborito kong position? Oh, shout out Habibi Arevalo. Shout out sa'yo. Ayan. Ano daw ang paborito kong position? Paborito kong position, simple lang siya guys. Paborito kong position sa kama is yung gusto ko ako yung nagda-drive. Gusto ko ako yung magda-drive. Kumbaga, mag-drive ka ng auto, alam mo kung saan ka pupunta, alam mo kung saan ka satisfied. Yun ang gusto ko. Gusto ko ako yung magda-drive. Kumbaga, in short, helicopter. Helicopter. Ayun. Yun. Yan, nasagot ko na ang tanong sa mga nagtatanong sa akin. Meron ding isang nagtanong sa akin na yung mga foreigner ba daw ay malalaki, mahahaba, at mataba. Yun, may nagtanong sa akin yan. Yung mga foreigner ba daw, yung mga puti, yung mga afam, malalaki ba daw yung sa kanila? Malalaki, mahahaba, at matambok. So, sasagutin ko yan, guys. Lahat ng mga haka-haka na sinasabi nyo, na tinatanong nyo sa akin, ay totoo. Totoo yan, guys. Ang mga foreigner, based on my experience sa asawa ko or sa ano, talagang mga foreigner is malalaki. Hindi naman kahit na sino ang magtatanong, kung kanino kayo magtatanong, talagang totoo siya. Yung mga foreigner is malalaki. Ayun, malalaki, mahahaba, at matambok. Ayan. Pero, hindi pala lahat,
Hindi lahat. Kung sa mga Pinoy, merong mahaba, merong maliit, merong mahaba, merong maliit, merong mataba, ganun din ang mga foreigner. Hindi lahat ng foreigner is parehas na malalaki, mahahaba, at matataba. Ganun. Yun lang. Meron, pero kadalasan siguro sa kanila ay siyempre, matatangkad sila, di ba? So, kadalasan sa kanila ay malalaki. Mga size 8, size 9, size 7. Ayun. Yun ang pagkakaalam ko. Yan ang pagkakaalam ko, guys. So, kung ang lalaki ay, tawag dito, hindi matangkad, kung ang lalaki ay hindi matangkad, siyempre, yun sa kanila, hindi rin mahaba. Ganun. Ganun lang siya, guys. Eh, kung lalaki ay isang matangkad, yung sa kanila is, mahaba. Yan ang pagkakaano ko, guys. Yan ang pagkakaalam ko. Kung ang, kasi yung asawa ko is matangkad. Ano yata siya? 7? 6 pataas? O parang almost 7. Napakatangkad ng asawa ko. Eh, ayun. Yung pagkakaalam ko lang ay mga size 8. Ganun-ganun. So, ayun. So, sana meron kayong natutunan sa video ko para i-apply nyo sa inyong mga asawa or sa inyong mga mister. So, kung meron kayong mga katanungan dyan, just comment down below. Para updated kayo sa aking YouTube videos, para sa susunod na upload videos, don't forget to like, subscribe, and share. Ayan, guys. So, sana may natutunan kayo sa video ko na about sa mga partner niyo. So, sa susunod nating pagkikita is ang next ko naman i-upload is paano masasarapan or paano mababaliw ang mga babae sa iyo. So, para naman to sa mga lalaki. So, paano nga ba mababaliw sa'yo ang mga babae? Or paano nga ba masasarapan ang mga babae sa kama? So, yun ang next na upload ko. Abangan nyo to, guys. So, don't forget to like, subscribe, and share para updated kayo sa aking videos.